Zop mga ka-vapers, kamusta? It's your boy, one and only, Vapetor. So today mga ka-vapers, meron tayong i-review isang pad mod coming from Wotofo. At ito ay ang Manic Pad Mod. So ito na yan mga ka-vapers. So first of all, I would like to thank Wotofo for sending this to me para i-review dito sa channel natin. So ano pang hinihintay natin mga ka-vapers? Tara, i-unbox na muna natin siya and I will give my thoughts on this device. In 3, 2, 1. So ito yung box mga ka-vapers ng Manic Pad Mod. So Manic Pad Mod, and then Wotofo, wotofo.com, and then yung social media sites nila. Tapos dito yung other information or features niya. So dito naman sa gilid mga ka-vapers, makikita nyo po yung mga OCC na kasama at hindi po kasama. Tapos meron ditong barcode. I think this is for the authenticity pag in-scratch mo siya. Other side, Wotofo, wotofo.com, and then social media sites nila. Other side, nakalagay po yung name, Manic. Other side, makikita po natin yung Manic Pad Mod RBA cartridge. So, hindi po siya kasama mga ka-vapers. This is an optional, so pwede mo siyang bilhin. Dito naman sa likod mga ka-vapers, makikita nyo po yung package inclusion, attention, manufacturing, at saka yung Manic next chip inside. So, buksan na natin siya mga ka-vapers. Meron po siyang user manual. So, mahalagang basahin to mga ka-vapers. And then, meron siyang instruction card on how to install the pad and how to take out the pad. And then, meron din po siyang micro USB charging cable. 2 OCC, the D14 and the D15. And then, the pad mod itself. So, quick specification muna tayo para sa ating Manic Pad Mod. Ang dimension po ng ating Manic Pad Mod is 126x33x27mm kasama po yung pad. Ang weight po niya is 115 grams, 80 watt max output power, powered by single 18650 battery, and then supports pad or RBA. So magsimula muna tayo sa pad niya mga ka-vapers. So pag aalisin mo siya mga ka-vapers, kailangan i-press mo lang tong lock niya para maalis at saka itulak mo siya pataas. So yan, natanggal na siya. So ito mga ka-vapers ang ating pad. So as you can see mga ka-vapers, ayan. Nakikita ko pa rin naman pero hindi siya masyadong see-through. Pero okay lang yan kasi nakikita ko pa rin yung juice ko dyan pag naglagay ako. Tapos meron siyang non-removable drip tip. And then dito sa taas yung fill port niya. So madali kang maglagay ng juice. Ito naman yung naglalock sa pad at saka doon sa mod. And then dito sa ilalim wala po siyang mga magnet kasi ito nga po yung pang-lock niya. Tapos sakto lang ilalagay mo lang yung OCC mo dito. So ganun lang po siya kasimple. Moving forward sa OCC naman tayo. So we have here the D14A1 conical M coil. 0.20 ohm po siya. Power range at 35 to 40 watts. So mesh coil po siya mga ka-vapers. Ayan po nakikita nyo. This one is the D15 Clapton. 0.2 ohm. Power range at 45 to 55 watts. So ayan mga ka-vapers nakikita nyo po. Clapton po yung gamit na wire dito po sa loob ng D15. So ito yung D11 single net M coil. Pinadala rin po nila ito. 0.20 ohms, power range at 45 to 55 watts. Single net M coil po siya. Isa rin sa mga pinadala nila mga ka-vapers is yung D13 A1 next M coil. Meron po siyang 0.20 ohms din. Power range at 37 to 43 watts. So ayan po yung A1 next M coil. So napansin ko mga ka-vapers, lahat po ng mga pinadala nila or yung kasama mismo doon sa box is 0.20. So sa tingin ko mga ka-vapers, lahat ito is DTL use lang. So let's move forward naman po doon sa mod. This is our Manic mod. So ang kulay po niya is black nano. Meron din po siya nakalagay na synthetic leather dito, named Manic. Dito sa gilid nakalagay, designed by Wotofo. Powered by NexM. Dito sa taas meron siyang airflow which is hindi po siya adjustable. Dito rin sa kabila meron din siya. And dito sa side na to makikita nyo po yung Wotofo logo. Dito naman sa harap mga ka-vapers makikita nyo po yung fire button natin o yung power button na tinatawag. And then meron siyang display na 0.69 inch TFT screen, plus and minus button, charging port, and then may nakalagay na next chip inside.
At the bottom, makikita naman po natin yung battery compartment niya. So, slide to the left. Tapos, open mo lang siya. Sa loob, makikita mo yung plus sign. Dito naman yung minus sign. So, pagbabalik mo, close mo siya and then tulak mo lang siya patras. Dito naman sa taas, mga ka-vapers, ang nakalagay lang po sa kanya is yung dalawang contacts po niya, the positive and negative. Okay, let's prime first our coils and then while waiting, let's check the device on how to use it. Okay, mga ka-vapers, how to use our Manic Pad Mod. First, how to power on or off. 5 clicks po dito sa fire button natin. Lalabas po yung logo ng Wotofo and then main screen po niya. So meron tayong battery, battery percentage, wattage, yung lock, volts, ohms, puff, at saka yung seconds puff counter niya. Power lock or power unlock, press mo lang po yung fire button ng 3 times. Ganun din pag i-unlock mo siya, 1, 2, 3. Nag-unlock na po siya. So kung mag-a-adjust ka mga ka-vapers ng wattage mo, press mo lang po yung plus button until you reach 80 watts. After 80 watts, pag pinress mo po ulit siya, magra-round robin po siya to 5 watts. So same thing lang din po mga ka-vapers, kung gusto mo naman bawasan yung wattage mo, gamitin mo naman yung minus button to decrease. And then round robin din siya to 80 watts. So para i-lock yung wattage mga ka-vapers, press mo lang po yung plus and minus button at the same time. Maglalock na po yung wattage niya. So hindi ka na pwedeng mag-adjust ng wattage mo pag nakalock na po siya. Same thing pag i-unlock mo po siya, press po yung plus and minus button at the same time. Ga-unlock na po siya. To clear the puff mga ka-vapers, press nyo lang po yung fire button and then the minus button at the same time. Color theme selection mga ka-vapers, just press lang po ng fire button and then the plus button at the same time. So magpapalit-palit po siya ng iba't ibang color, depende po sa gusto nyo pong kulay. So para sa akin, white ko na lang siya. So ayun lang mga ka-vapers ang features po ng ating Manic Pad Mod. Tara na, mag-cloud check na tayo mga ka-vapers. Okay mga ka-vapers, dala na tayo sa unboxing, features, at paglalagay ng juice niya. Ngayon naman, magka-cloud check tayo dito sa ating Manic Pad Mod. So yung gamit ko mga ka-vapers na OCC is yung D15, which is 0.2 ohms. Power range to 45 to 55 watts. So ipa-fire natin siya ng 50 watts. And then ang reading sa akin is 0.21 ohm. So cloud check na tayo. Saba. So ayun mga ka-vapers, as you can see, yung vapor production niya po, napakalakas. Pagdating naman sa flavor, lasang-lasa mo siya kahit malakas yung vapor production niya. So ayun mga ka-vapers, try naman natin yung OCC na D14 dito sa ating Manic Pad Mod. So papalitan ko lang po siya. Okay, napalitan ko na siya mga ka-vapers ng D14 na OCC. By the way mga ka-vapers, may binigay pa pong extra pad si Wotofo sa akin para i-testing yung iba't ibang coil na pinadala niya sa akin. So mag-cloud check na tayo gamit ito. So firing at 40 watts, cloud check na tayo. Saba. So yun mga ka-vapers, nakita niyo po yung vapor production po niya. Halos magkasing lakas po sila. Pagdating naman sa flavor, malalasahan mo pa rin siya. Pero mas gusto ko yung D15 na OCC, which is yung Clapton, kasi napakalasa at saka malakas yung vapor production. So para sa akin, good siya, pero mas gusto ko yung Clapton. Okay, dumako naman tayo sa cons niya mga ka-vapers. So ang cons na nakita ko sa kanya, number 1 is yung charging port niya, which is type B pa rin. Mas maganda sana kung type C yung ginamit para dun sa mga taong nagcha-charge gamit yung pad mod. But I strongly suggest mga ka-vapers, wag po kayong gumamit or mag-charge dito sa ating pad mod or sa mod or sa device. Gumamit po kayo ng external charger. Number 2 mga ka-vapers is yung pad niya. So yan mga ka-vapers, hindi nyo masyadong nakikita. Pero sa akin nakikita ako naman, hindi siya masyadong clear. Number 3 mga ka-vapers is yung screen brightness po niya. Nakikita nyo, maliwanag siya kasi may ilaw na nakarapat.
Pero once na ako lang yung tumitingin, madilim po siya. So sana dinagdagan nila ito ng screen brightness adjustment para may option yung mga tao kung gusto nila ng madilim or kung gusto naman nila ng mas maliwanag. So yun lang naman mga ka-vapers yung nakita kong cons about dito sa Manic Pad Mod. So dumako naman tayo mga ka-vapers doon sa pros. Number one mga ka-vapers is yung design niya. Matte finish siya, which is okay yan para sa akin, napakaganda. And then ito, yung leather. Tingin ko synthetic lang to mga ka-vapers, pero okay na okay para sa akin. Maganda yung design niya. Number two is the lock button mga ka-vapers. So ito po yun. So pipindutin mo lang siya, madali na siya matatanggal. Tapos pag ibabalik mo, ganun lang din, madali lang. Number 3 is no rattle or wala siyang alog. So yan. Wala kang mararamdaman na umaalog po siya. Number 4 naman, which is yung top refill po niya dito lang sa taas. So yan mga ka-vapers, hindi ka mahihirapan maglagay ng juice or mag-refill ng juice kasi andito lang sa taas. Number 5 mga ka-vapers is yung screen niya. Very nice. Ayan, mababasa mo lahat ng information na kailangan mo. So, dyan yung hinahanap ko para sa isang pod. Number 6 is very responsive po yung fire button niya. Pag pinindot ko, ayan. Dahil yon sa next chip na ginamit po dito sa device na ito. Number 7 is yung mga OCC. Malakas yung vapor production. Tapos, pagdating naman sa flavor, napakalasa niya. Number 8 is meron siyang overtime protection. After 8 seconds, automatic magka-cut off yung power niya. Number 9 mga ka-vapers, meron siyang overcharging protection. So yung mga nagcha-charge mga ka-vapers using the pad, so kung may iwanan mo man siya na naka-charge, kusang mag-i-stop po yung pagcha-charge niya. So mag-discharge na po siya. But I highly suggest mga ka-vapers, huwag po kayong magcha-charge dito sa pad. Mas okay na po mag-charge po externally. Lastly mga ka-vapers, removable battery, powered by single 18650 battery po siya. So pwede mong gamitin yung paborito mong battery para dito. So yun mga ka-vapers yung pros ng ating Manic Pad Mod. So sa mga nagtatanong mga ka-vapers kung saan siya nabibili, hindi pa po siya available sa market at hindi pa rin po alam kung magkano po siya mabibili. So yun lang mga ka-vapers, that's a wrap. Maraming maraming salamat. Botofo, maraming maraming salamat sa inyo mga ka-vapers. Kung hindi mo pa nalalike tong video na to, i-like mo na. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel at hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong reviews ko. So yun lang mga ka-vapers para sa video na ito. Maraming maraming salamat. This is your boy, one and only, Vapetor.